Magandang araw po sa inyo guys and welcome back naman po sa ating YouTube channel Kuya Win TV Tech. So, sa araw na to guys ay may panibagong video naman tayo, panibagong vlog. Mayroon tayong ang gagawin nito ng isang speaker, Bluetooth. Ang problema nito ay hindi daw siya nag-charge, hindi siya walang power, may kumislap lang ang ilaw. Okay, ating testing natin. Mayroon tayong ibang bisita oh. Ano bang kailangan mo, Undoy? Ha? Ah, mahihain ka naman. Balik tayo dito sa ating video. Mayroon tayong model nito ay GMA8804. Ayan. So, ang ilaw nito? Parang sagabal. Ayan o. Oh. Ang input DC ay 5 volts, battery 3.7 volts, 3000 milliampere, made in PRC. Kuyaw, made in PRC. So, may nagawa ako dati, ganitong kahaba, ganito kataas, dalawang speaker, semi-dual, dual stereo o stereo speaker na amplifier to ang ginamit nito. So, Bluetooth siya. Wala siyang ilaw, walang display. Ang digital MP3 player ito. Yang clock. Magsaksak din ako ta yung Bisaya na to. Kay Bisaya dire, amo ah. Magtagalog lamang ta kay para po na maanad tag Tagalog. Masanay tayo sa Tagalog, kaya magtagalog lang tayo kahit Bisaya. Okay. Try natin itong i-charge. Lagyan ng charging input dyan sa charge pin niya. Yan. Nakasaksak na yan sa baba sa mga outlet natin. So, wala naman tayo nakita dito na ilaw. At ilaw na nagsa-charge. So, yan naka-on ha. Ganun pa rin. Oh. Kumislap lang pa rin. Yan. Ipatayin natin tapos i-switch on. Yan, kumislap lang. So, ganun pa rin ang problema. Ha, kahit hindi siya naka-charge, ang charging natin ay wala pa rin siyang ilaw. Wala siyang ilaw. O wala tayong timailan sa Bisaya pa na nag-okay siya, nag-on. Kaya buksan natin to. Ito. Yan. Oy. Tingnan nyo. Oh. Patay sindi. La. Parang maluwag lang yung pin ito, guys. So, siguro yan ang charging pin niya. Yan. So, ididiin natin ang paan ito. Mukhang madali lang tong trouble na to. So, dapat rin natin pag-ingatan tong ganito kasi napakaliit ng pin ng charging pin. So, bali ang paan ito ay 5. So, sa bandang kanan tayo magdidiin. So, yan ang supply ng 5 volts. So, dapat natin itong pag-ingatan kasi pag dikit natin ang ground at saka patay ang charger natin. So, yan. Ididiin natin yan. O, yan. Tumislap ang ilaw. Yan, oh. O, yan. Yan lang siguro ang diferensya nito, maluag lang ang hinang ng charging. So, gagawin natin ito ay ihinang na natin to. Pagkatapos, testing natin. Ipopost ko muna to kasi hinawakan ko na lang ang ano natin, cellphone, yung camera. So, wala tayong handle nito na kaharap sa ginagawa natin na board. So, bali guys, ihinang muna natin itong bandang kanan sa charging pin natin ito.
Yan, hindi na natin to kunan ng video kasi walang naghawak sa camera natin. Yan sa may bandang kanan na pang lima na pin. Ihina natin to kasi ayan, maluag, hindi siya nag-charge. Dimilaw ang LED. So, okay. Ito na guys, halina tapos natin na hinang ang pin ng charger. Ano ba kapino? Okay, testing na tayo. Naka pin ang charger natin dyan sa likod. So, saksak na lang natin to. O yan o. Umilaw na ang LED ng charging. Nag-charge na siya pero hindi pa natin nas subukan to kung may tunog na ba to. So bali yan, hindi pa rin siya na tumunog. Baka naman switch ang sira na rin ito. Kanina guys ay itong i-on natin ang switch ay wala siyang tunog. So may nakita tayo na umusok. So bigla natin binunot ang charger at saka yung bigla din natin i-off ang switch dahil may usok siya dito banda oh. Yan. Umusok to dito na banda. So nani-check natin ang mga pisa dito, may nakita tayong short na capacitor na SMD. Yan, capacitor na yan. Tinanggal na natin dahil short siya. Tapos, nahang-up rin natin ang diode na to. Ito nga diode. Sa amplifier to, sa kabilang channel. Yan ang pisa na capacitor na tinanggal natin. At ang napakaliit na pisa niyan. Short siya. So, testing natin to. At na capacitor na SMD. Yan. Short. So tinanggal na natin 'to. Hindi na natin sinuplayan ang ito, din na natin ginamit 'tong IC na 'to dahil sunog siya. Ang wala din tayong pampalit. So ang ginawa natin dito ay isang channel lang ang pinapa tunog natin, pinapagana. Ang diode na to ay hindi natin hinang-up na natin to para hindi na wala ng supply dito. So dapat na to, natin ito ay tanggalin tong IC na to. Hindi na natin gamitin tong kabilang channel dahil wala tayong pangpalit na pisa na napakaliit. Yan. Napakaliit na pisa yan. Pero pag Mayroon naman siguro tayo ma-order na ganitong board. Itong GMA8804. Pero medyo matagalan tayo pag mag-order pa tayo sa online. Kaya isa na lang channel ang pinapagana natin ito. Dito na lang sa dito, sa kaliwa. So lagyan natin to ng Bluetooth. Ito na sa guys, na-plaster na natin, i-on natin sa sounds, sa Bluetooth na yan. Yan. Okay na to guys, hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong pagpanood at huwag naman yung kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at
Siyempre, pindutin ang notification bell para masundan nyo ang sunod pa natin na video. Maraming salamat sa inyo. Sana may nakuha kayo nito.